Ayan po, 32 na talaga. Yehey. Thank you. Yan po, the doctor. Kung meron kayong ipapaayos na laptop, siya po ang bahala. Again, June. Sana huwag kayong magsasawa sa mukha ko. Good morning po sa inyo. So, ang vlog for today is, yun nga, ako po ay pupunta sa isang kaibigan na siya po ay isang IT. So, yun na naman. Ang gagawin natin, medyo operahan na naman natin yung laptop natin. Oo. Kasi alam nyo naman po. Trial and error ba? Trial and error, experimenting. Who knows? Baka mas lalong magiging mabilis po yung laptop natin. Alam nyo po, mga idol, mga ano pa lang yun sa akin eh, mga 1 month pa ata lang. 1 month po lang yun sa akin na laptop. So, yun na po. Inumpisahan ko na talagang gagawing ano po. Gagawing Frankenstein. So, ayan nga. Maya-maya po, i-ano ko lang sa inyo. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano papalitan ng mga components at saka kung paano mag-upgrades. Ano-ano yung mga ina-upgrades namin, papakita ko yun. Kasi actually po, mga idol, ako po ay nagda-drive. Habang nagda-drive po tayo, ang gusto ko po ay nagkukwentuhan tayo, at least ba. Medyo hindi naman boring yung pagda-drive ko. So, ito po nga, nandito po ako sa ano, sa Tome. Ang Tome po rito ay yun po yung expressway, papakita ko sa inyo. Yan. Walang katao-tao, di ba? Walang sasakyan eh. Dahil, alam nyo na, bakit anong dahilan? Kung meron man, kukunti lang. So, ayan po yung ano niya. Ayan po yung kabuuan. Ito po yung ano. Ayan po, si Miso Naguya, Tokyo. Ayan. Ayan po yung makikita nyo. Yan ang kabuuan ng syudad. Kabuuan ng ano. Ayan po yung ano. Miso Prefecture. Yung nakikita nyo dagat. Pero sana makikita nyo dahil medyo ano siya. Mainit pero hindi ko alam. Medyo fog. Ano ba? Makulimlim. Naiwan. Oo. Alam nyo po, sa totoo lang talaga, grabe ho talagang init dito. Sobra-sobra ho. Pero yun nga. Ingat-ingat lang. So, ayan po guys. Napapakita ko na sa inyo. So, ayan po. Actually, medyo malapit-lapit na tayo. Excited lang ako na upgrade na naman. Upgrade is real. The more upgrades, the more we gain. Diba? Yun lang yun eh. So, abangan nyo po kung paano kakatayin na naman. So, ito po. Papasok na po tayo sa ano, sa toll gate. Ayan. Yan po ang toll gate. Alright. Magbukas yan. Okay. Okay. Ayan. Lagpas na tayo. So, see ya guys. Bye-bye. Ayon, the operation begins now. So, first, ipop up natin yung rubber na sa gitna. And then, maliit na star screw. Ayan po, yung star screw. And then, ayan, i-unlocen natin yung maliit na screw na sa middle. And then, next is, kukuha tayo ng maliit na flat screw. Ayan, ayan po yung flat screw. Kasi kailangan ho natin medyo sungkitin lang.
para mag-pop up po siya. Ayan po. Ayan. Ayan, nag-pop up na po. Wala. Ayan po, makikita nyo yung lahat ng laman po. Ayan po yung im.ne na invimi na SSD po, at saka yung SSD na hard drive. So yan po yung una nating tanggalin, yung hard drive na SSD. So bali apat na star screw yan na maliliit. So ayan po, at tanggalin ko na po. All right. Ayan. So the operation must go on. Ayan, dandahan lang. Ayan po. Dinandahan ko pong nagpa-pop. Ayan po, nakita nyo, nagpa-pop na po yung ano. SSD. Ayan po yung hard drive na SSD po. So, ayan po yung mga tools natin na needed. Pinapakita ko. So, next po is yun po yung ano, NVMe na SSD. So, kailangan ho din nating i-ano yan. I-pop up. Ayan po, yung maliit na screw. Ayan, dandahan lang. Take your time, don't be rush, kasi alam nyo na mahirap na, baka magkamali or masira. So kailangan mo talagang ano lang, relax lang, dandahan lang po lahat. So ayan po, tinatanggal ko yung first screw na sa gilid, tapos yung second. Kasi actually po yung nakikita yung nasa gitna, yan ho yung ano, gig RAM, yung memory RAM, yung memory card, yan po yun. So actually po ano lang yan siya, 8 gig of RAM, kasi yan po yung papalitan. O, gagawin po nating ano yan, 16 16. So bali dual channel ang ginagawa namin. So magiging nasa 32 na po yan. Nasa 32 GB na po yan yung RAM natin. So ayan po, continuous ko po yung tinatanggal yung screw. Kasi bakit? Kailangan ho talagang baklasin yung kabuuan ng ano, ng cover, kasi yung isa po is nasa loob. Yun po po ito, ayan yan. At tinuturo ko po, kasi yung isang giga RAM is nasa loob po. Kaya yun po, dandahan lang. So wish me luck na maging maayos. So ayan po, kukuha din tayo ng pick. O yan, iano natin lang sa gilid, isungkit natin sa gilid, i-round ho natin yan para mag-pop up po siya. Bakit gagamit tayo ng pick? Dahil po ay para hindi po magasgas ang ating unit, kasi nga alam nyo naman po, kailangan ho talagang malinis ang pag-ano po, ang paggawa. So, dandahan. Ayan. Wala. Ayan po, nakikita nyo na yung ano, kabuuan. Ayan po yung likod niya, kabuuan. So, nakikita. Ayan po yung ano, memory RAM. Ayan po, 8 gig. 8 gig ho yan ang isa. Ayan po yon. Tapos yung isa. Ayan. Dalawa yan. 8 gig. So dual channel po kasi ang ano niyan, ang configuration. Ayan po, 16 gig isa na gig RAM, at saka isa pong 16 gig. So 16 16, so 32 ho yan. So first po, ayan po yung una na 16 gig, isalpak na po natin. Ayan, okay, in place. Tapos yung cover, maayos. Tapos next is tanggalin natin yung ano, isa pang 16 GB, ayan, na memory. So ayan po, dandahan lang, kailangan ho nating i-align yan para maayos po ang lahat. So ayan, kunting ano lang, push, ayan, good to go. So in place po. So next is kukunin natin yung plastic cover para ano lang, itatry pa kasi natin yan. So ayan po, need lang nating ipop lang natin, in place lang. Huwag muna natin yan, i-screw, kasi itry pa natin. So next po, ibabalik ko natin yung ano, SSD na hard drive.
Yan po yung SSD na hard drive. Actually po, kasama po yan sa, ano, sa upgrade. Actually, ang pinakauna niyan is HDD pa po, HDD. Pero sa ngayon, pinalitan na rin ng ano, SSD. Oh, SSD na po yan na hard drive. So kailangan po nating i-inplace yung wire. Tapos next is yung ano, SSD na NVMe. Ayan po, NVMe. Kasama ho din yan sa upgrade. So ayan, in place. So next is the moment of truth. Ito na, nag-try na kami kung nag-config ba siya or pumasok ba yung ano natin, upgrades. So ayan po, pupunta po tayo sa ano, sa system, kung nag-registered na ba talaga siya na ano, nasa 32 GB na ba siya. So ayan po, medyo napaka-smooth na ho talaga, napakabilis na ho talaga. Tingnan nyo yun, oh, mag-pop up siya kaagad. Ang bilis ho talaga. Grabe, grabe. It's so amazing. Kaya wow ho talaga. I'm so excited at saka I'm so happy. Ayan na po, nakita nyo po, naka 32 na talaga siya. Yehey, thank. Yan po, the doctor. Kung meron kayong ipapaayos na laptop, siya po ang bahala. So ayan po guys, double check. At saka inaayos talaga natin sa magandang place po. Na ano siya talaga, salpak po siya talaga. So pati yung wire, need po talaga natin. So ayan po. Kunting ano lang, preparation. Tapos ayan po, ibabalik na naman natin ulit yung ano, yung cover para sigurado ho talagang ano, wala ho talagang naiwan. Kailangan ho talagang malinis ang sa loob po kasi alam nyo na. So first po, ayan po yung ano, screw. I-screw po natin. Tapos next, the second screw. Ayan po yung ano, pinaka-importante sa lahat. So ayan lang po. So hello guys, ito po, update ko lang sa nangyari sa pag-upgrade ng laptop. Yun po, nagiging successful po. Ang kabuuan po ay wow po. Wow po talaga. Kaya ako po ay nagagalak at saka nag-try po kami ng ilang ano po, ilang games sa COD at saka sa Warzone. Ayun po. Napaka-smooth. Wala na pong lag. Shout out kay ano po, kay Marlon. Oh. Siya po yung ano, IT na sinasabi ko. Ang galing ho talaga. Saka may alam ho talaga siya sa ano, pagdating sa laptop. So maraming salamat sa iyo, idol. Sana magiging ano pa to, magiging halimaw pa ang laptop ko. Kaya nga ha, anuhin natin to. Operahan natin ang operahan kung ano pang dapat i-upgrade. So maraming salamat guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget, life is healthier if we work out. Bye-bye. Peace.